Kumusta kabayan? Alamin natin ang mga hakbang na itinatutupad sa mga dumarating sa Pilipinas galing sa ibang bansa nitong panahon ng pandemya. Ang Bureau of Quarantine, katuwang ang one-stop shop for the management of return ng overseas Filipinos, ay pinatutupad ang paggamit ng One Health Pass o OHP upang mapadali ang proseso ng inyong mandatory COVID-19 testing at quarantine requirements hanggang sa makauwi kayo sa inyong mga mahal sa buhay nang ligtas sa COVID-19. Kakailanganin ang lahat ng pasahero na papuntang Pilipinas na magrehistro sa One Registration Platform ng One-Stop Shop ilang araw bago dumating sa Pilipinas. Para magrehistro, pumunta sa www.onehealthpass.com.ph at pindutin ang register button. Pagkapasok mo sa registration portal ng OHP, ay itatanong sa iyo kung ikaw ba ay nakapagrehistro sa One Registration Platform ng OSS. Kung ikaw ay nakapag-rehistro, pindutin lamang ang Yes button, at ipapasagot sa iyo ang mga kinakailangang impormasyon ng DOQ tungkol sa iyong health status at binyaheng bansa. Kung hindi ka pa nakapag-rehistro, itatanong naman sa iyo kung kasalukuyan ka bang nasa paliparan ng iyong pag-alis papuntang Pilipinas. Kapag ang sagot mo ay no, o sa kasalukuyan ay wala ka sa paliparan ng iyong pag-alis papuntang Pilipinas, kailangan mo lamang sagutan ang mga tanong sa One Registration Platform, One-Stop Shop upang maitala ang detalye ng iyong pagdating at mapaghandaan ito ng One-Stop Shop. Pagkatapos mong magrehistro ay makakatanggap ka ng mensahe at email kung saan nakasaad ang transaction number at iba mo pang detalye. Gayun din ang mga paalala at mga tagubilin para sa mga susunod na hakbang na kailanganin mong gawin sa iyong biyahe at quarantine requirements. Kakailanganin mo ang transaction number na ito para sa mandatory submission ng Electronic Health Declaration Checklist o EHDC ng Bureau of Quarantine sa araw ng inyong pagbiyahe papuntang Pilipinas. Sa iyong pagdating, sa paliparan ng inyong pag-alis papuntang Pilipinas, kailangan mong buksan ang inyong OHP account gamit ang inyong transaction number at apelyido upang makapagsumite ikaw ng iyong EHDC. Paalala, kakailanganin mong maipakita sa airline staff sa check-in counter o sa boarding gate ang QR code na matatanggap pagkatapos mong magrehistro at masubmit ang iyong EHDC na sinasagutan lamang at isumiti sa araw ng iyong paglakbay sa check-in counter o sa boarding gate ng paliparan sa araw ng iyong pagbiyahe papuntang Pilipinas. Kailanganin mong iscan ang DOQ QR code na ipapakita sa iyo ng airline ground crew upang mabuksan ang Electronic Health Declaration Checklist o EHDC ng DOQ. Scan ang QR code gamit ang iyong smartphone at buksan ang link ng EHDC upang magpatuloy sa pagpaparehistro ng HDC. Pindutin ang OK button. Pindutin ang Yes button. Kunin ang transaction number na natanggap noong ikaw ay nagrehistro sa One Registration Platform ng One Health Pass at gamitin ito upang makapasok sa Electronic Health Declaration Checklist o EHDC ng DOQ. Ipasok ang iyong transaction number na natanggap galing sa One Registration at apelyido upang makapag-login o makapasok sa EHDC o Electronic Health Declaration Checklist. Kunan lahat ng impormasyon tulad ng mga sintomas o nararamdaman at bansang nabisita noong nakalipas na 30 araw. Pindutin ang Submit button para makatanggap ka ng personal QR code. Maaari ka rin mag-register sa EHDC ng DOQ isang araw bago ikaw ay bumiyahe o kaya naman ay sa mismong araw ng iyong pagbiyahe habang ikaw ay nasa bahay o nasa airport. E-screenshot o e-print ang mensaheng naglalaman ng iyong personal OHP QR code o ang email na natanggap na naglalaman ng parehong mensahe na may QR code. Kinailangan maipresenta mo sa boarding gate ang iyong OHP EHDC QR code upang mapayagan kang sumakay sa eroplano. Para sa kaligtasan ng lahat, kailangan mo sagutan ang EHDC sa araw ng iyong pag-alis papuntang Pilipinas. Tandaan, ang araw kung kailan mo pinunan ang EHDC ay nakasaad sa iyong QR code at isa ito sa tinitingnan ng airline at DOQ upang matanto na tama ang inyong EHDC. Ang serbisyong ito po ay hatid sa inyo ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Salamat po sa inyong pakikipagtulungan. Ingat po tayong lahat.